Magandang buhay, mabuting tao. Napakaganda ng kantang ating napakinggan dahil ito ay nagsasabing mangarap ka. Isa sa mga pinakamagandang motivation sa pagpapatuloy sa buhay ang pagkakaroon ng pangarap. At bago tayo mag-umpisa, nais kong magpakilala sa inyo muli. Ako nga pala ang inyong guro na si Ginoong Mark Anthony Amad at ngayon ay napakarami nating pag-uusapan patungkol sa pangarap. Halika! Pag-aralan natin ang kwento ng isang tao na may napakatinding pangarap. 6 na taong gulang si Maria Genet Rosel Rodriguez ang bubuyog nang atakihin ito ng matinding hika. Sa kasamaang palad, lingid sa kaalaman ng mga doktor at magulang nito, mayroon pala siyang Steven Johnson Syndrome. Dahil sa kondisyong ito, hindi tinanggap ng kanyang katawan ang gamot na magliligtas sa kanyang buhay. Sa halip, naging sanhi ito ng kanyang pagkabulag. Ayon sa kanya, maging sa murang edad na yon, hindi niya kailanman naisip na sisihin ang Diyos sa kanyang pagkabulag o mahabag sa kanyang sarili. Para sa kanya, ang lahat ng mga nangyayari ay may dahilan at plano ang Diyos. Ang kanyang filosofiya tungkol sa mga balakid na duparating sa kanyang buhay ay ang sinasabi sa 2 Korinto 12:9. At siya'y nagsabi sa akin, "Ang aking biyaya ay sapat sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkos akong mamagpuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo." Sa kabila ng kanyang pagkabulag, ipinagpatuloy ni Rosel ang kanyang pag-aaral. Pangarap niyang makapagtapos ng may karangalan. At tinanggap niya ang pinakamataas na karangalan sa paaralan mula sa elementarya hanggang kolehiyo. Pinili ni Rosel na magpasalamat sa biyaya at ibinahagi ang biyayang ito sa mga tao. Siya ang kauna-unahang bulag na naging summa cum laude ng Ateneo de Manila at nagtapos ng Bachelor ng Science ng Matematika at minor in Actuarial Science. Natamo niya ang lahat ng karangalang maaaring makamit ng isang mag-aaral sa Ateneo. Ang Ateneo's President Award, Valedictorian Class ng 2001. Ang Ateneo Vice President, Most Outstanding Valedictorian Class. At sa paglilingkod at kausayan, ang St. Ignatius Award para sa pinakamahusay na scholar at Departmental Award para sa Matematika. Itinatag ni Rosel ang Project Rosel, isang proyekto na nagkakaloob ng mga desktop computers, scanners, at braille printers, maging ang mga special software tulad ng mga screen readers, screen magnifiers, at optical character recognition applications ng mga paaralang pampubliko na may mag-aaral na bulag. Ginagawa niya ito habang nag-aaral sa kanyang master's degree sa Universidad ng Pilipinas. Kabilang ng mga nabiyayaan ng proyektong ito ay ang alma mater niya Ramon Magsaysay High School sa Manila, Quirino High School sa Quezon City, at ang Bagong Silang High School sa Caloocan City. Habang nakabase ang ginagawa niyang ito para sa contractor sa Human Computer Interaction at Freedom Scientific Corporation na lumikha ng Windows PC Solutions sa mga taong may kapansanan sa paningin at learning disabilities. Tinutulungan niya ang Cerotech Corporation ng Minneapolis sa Minnesota, USA na ipakilala ang system access na mahigit 800,000 na mga bulag na may kapansanan sa paningin ng mga Pilipino ay magkakaroon ng tulong. Ito ay isang murang portable window screen reader na maaaring gamitin sa anumang computer. Wala nang kinakailangang instalasyon at maaaring gamitin sa computer sa paaralan, trabaho, o maging sa mga pampublikong lugar tulad ng aklatan at internet cafe. Sa kasalukuyan, si Rosel at ang product at support manager ng Code Factory SL sa Barcelona, Spain ay ang nangungunang tagapagtuos ng screen reading, magnification at braille access solution para sa mga bulag at bahagyang di nakakakita gamit ang mga mobile devices tulad ng cellphones, personal digital assistants. Si Rosel ang bubuyog ay bahagi ng kampanya ng Microsoft Icons,
Ang proyektong ito ay kinabibilangan ng mga individual na nakalikha ng pangalan sa kani-kanilang larangan, nagbigay inspirasyon sa iba, at matagumpay na napakinabangan ang teknolohiya sa kanilang mga gawain at uri ng pamumuhay. Bilang kasapi ng Asian Center for Trainers and Speakers, si Rosel ay nakapagsalita na sa halos lahat ng uri ng organisasyon. Patuloy siyang nagbibigay ng inspirasyon sa iba't iba bahagi ng mundo. At kanyang binibigay ang pagkakataong may bahag ang biyaya kanyang tinanggap. Ngayon, para sa ating pangprosesong katan. Ano kaya ang pangarap ni Rosel? Paano niya natupad ang kanyang pangarap? Ipaliwanag. Ano-anong mga katangian ni Rosel ang nagbigay daan upang siya'y magtagumpay? Pangatiwalaan. Sapat ba na magkaroon ka lamang ng pangarap at itakda ang mga mithiin? At ang huli, masasabi mo bang naayon sa plano ng Diyos ang kanyang mga mithiin? Ipaliwanag. Ngayon, hatiin natin ang mga bagay-bagay na ating natutunan sa pamagitan ng pagbibigay kahulugan sa bawat letra ng ating pag-uusapan. At ito ay makakabuo ng isang salitang, smarta, na ginagamit sa pamantayan ng pagtakda ng mithiin. Una, specific o tiyak. Tiyak ang iyong mithiin kung ikaw ay nakakasiguro na ito ang iyong nais na mangyari sa iyong buhay. Isipin mo kung tuwi-tuwi na ay nagbabago ang iyong mithiin, higit na makakatipid ng panahon at yaman kung tiyak ang iyong mithiin. Ikalawa, measurable o nasusukat. Una, nasusukat mo ang iyong kakayahang kumuha ng kursong nais mo. Sapat ba ang iyong marka upang kunin ang kursong ito? Sumunod, sapat ba ang iyong perang gugugulin para sa pagkuha ng kursong ito? Pangalawa, nasusukat mo ang iyong progreso pagsulong ng panahon patungo sa iyong mithiin. Ikatlo, attainable. Ito ba ay naaabot? Ang iyong mithiin ba ay makatotohanan? Maaabot at mapanghamon? Halimbawa, nais mong maging doktor at makatotohanan ito para sa iyo dahil kaya mong maipasa ang lahat ng asignatura kaya't ito ay maaabot at mapanghamon sa iyo. Ikaapat, relevant. Ito ba ay angkop? Angkop ba ang iyong mithiin para maging isang doktor? Kung ang iyong layunin ay matugunan ang pangangailangan sa iyong pagyaman, angkop ito. Ngunit, angkop pa rin ba ito kung ikaw ang panganay at ang iyong magulang at kapatid ay umaasang giginhawa ang kanilang buhay kung ikaw ay makakapagtapos sa pag-aaral? Time-bound. Mabibigyan ba ito ng sapat na panahon? Isipin mo kung gaano katagal ang kayang matupad ang iyong mithiin. Bigyang pansin ang haba ng panahong gugugulin bago matupad ang iyong mithiin at ang pakay at mga pera kaugnayan dito. Anim, action-oriented. May angkop na kilos. Ang pagpapahayag ng mithiin ay kailangan nasa pangkasalukuyang kilos o present tense. Nalarapat ding ito ay may mga bagay na kaya mong gawin. Iwasan ding ipahayag sa negatibong paraan o huwag magtakda ng mithiin upang pasikatan ng iba. Gumanti sa iba o higitan ng iba. Nahahati ang mithiin sa dalawa. Ito ay maaaring pangmadalian at pangmatagalan. Hindi lamang sapat na ang mithiin ay dapat itakda, dapat lagyan ito ng hangganan. Ito ay maaaring pangmadalian o pangmatagalan. Tandaan, ang pangmadaliang mithiin o short-term goal ay maaaring makamit sa loob ng isang araw, isang linggo o ilang buwan lamang. Ngunit, ang pangmatagalang mithiin o long-term goal ay maaaring makamit sa loob ng isang semestre, isang taon o limang taon o higit pa. Sa pamagitan ng mga katanungan na ito, ay maaari nating mas maintindihan ang ating mga natutunan. Unang-una, ano nga ba ang pangarap? Bakit ka ba nag-aaral ngayon? Kalawa,
Ano nga ba ang dapat taglayin ng taong may pangarap? Ikatlo, bakit kailangang may goal o mithiin sa buhay? Maaari mong ipaliwanag. Ayan, maraming mga salamat mga bata sa inyong pakikinig sa ating gawain ngayong araw. At muli, napakarami nating kailangang intindihin at unawain pa dahil hindi lamang pangarap ang dapat nating isipin, kundi yung ating mga gawain pa na kailangang unahin. Sabi nga doon sa ating pinag-uusapan kanina, kailangan action-oriented o may kalakip na pagkilos. So, muli mga bata, ako ang inyong guro na si Ginoong Mark Anthony Amad. Ang sabi sa inyong magandang buhay, mabuting tao. Kita-kits next week. Mangarap ka!